pag-ibig ang siyang pinakamagandang regalong ibinigay ng Diyos sa atin. Ngunit bakit pagdating sa akin, ang pag-ibig ay nagpapaalala ng lungkot at pangungulila? Ang gusto ko lang naman ay maramdaman kung may nagmamahal sa akin. Ngunit bakit kung mayroon man, ay binabawi sa akin ang tadhana? Ipinanganak ba ako para mamuhay na mag-isa? Nabuhay lang ba ako para umiyak, masaktan at magdusa? Hanggang kailan ako ba kukulong sa mga bighati ng kahapon? Mr. Romantico. Kumusta po kayong lahat, mga giliw naming tagapakinig? Inaanyayahan ko po kayong pakinggan ang pagsasadula ng mga liham kasaysayan ng pag-ibig na padala ng ating mga tagasubaybay at bibigyan buhay ng inyong mga paboritong bituin sa radyo. Mga kasaysayang nagtatampo ng mga pusong sugatan, mga pusong sawi, at mga pusong punong-puno ng pagmamahal. Lahat pong yan dito sa ating dulang. Mr. Romantico. Buhay ka? Paano nangyari? Oh, Krishna. Parang hindi mo ako kilala. Ilang beses na ako nakakaranas ng pagtatangka sa buhay ko. Sa palagay mo, hindi ako matututuron? Tita Victoria, kung buhay ka pa pala at nakaligtas doon sa sumabog na yate, eh, bakit hindi ka man lang nagpakita sa amin na mahigit isang taon? Alam mo bang sobra kami nagdalamhati sa pagkamatay ninyo? Lalo na si Morel. Halos hindi kayanin nung tao yung pagkawala ninyo. Krishna, mapatawad niyo sana ako kung matagal ako nagtago sa inyo. Pero kailangan kong gawin yun para maplano ko ng mabuti kung paano tayo makakaganti kina Miranda at Ronaldo. Alam ko silang utak sa tangka pagpatay sa akin. Alam niyo po ba yung mga pinagagawa ni na Miranda at Ronaldo habang wala kayo? Oo. Alam ko lahat yun. Dahil pinasubaybayan at pinaimbestigahan ko si na Miranda at Ronaldo. Nakakuha ko ng mga ebidensya na silang utak sa pag-assassinate kay Leoncito. Ano? Sabi ko na nga ba? Sila rin ang utak sa panununog sa Loving Hands Foundation. Kung saan mahigit sa 40 na matay. Oh my God. At hindi lamang yun, Krishna. Si Ronaldo din ang aksidente nakapatay sa unang asawa ni Morel na si Sara. Ano na kayang masasabi ni Morel kapag nalaman niya tong mga natuklasan ninyo? Marami pa ako nalaman tungkol dyan sa magaling kong anak at manugang. Pero saka ko nalaman sasabihin sa iyo ang lahat. Sa ngayon, Krishna, kailangan ko kong tulong mo. Sige, Tita Victoria. Ano bang may tutulong ko sa inyo? Victoria, Victoria, nila, huwag mo ko iiwan. Morel, Morel. Victoria. Gumising ka. Victoria. Morel, nananaginip ka lang. Tito. Binabangungot ka, kaya ginising kita. Napaniginipan ko asawa ko. Nabibis ko na siya, Tito. Huwag ka nang umiyak, pamangkin. Masama sa kalusugan mong ma-depressed. Lalo na't hindi ka pa rin magaling. Morel, huwag ka nang malungkot. Kung pwede lang sana, gusto ko siyang makausap kahit sa panaginip lang. Sabihin niya sa akin kung ano yung gusto niya ipaiwatik. Tito Ador, pwede niyo ba ako samahan bukas sa kapilya ng Loving Hands Foundation? Pero hanggang ngayon ay umiikot pa rin ang paningin mo kapag pinipilit mong tumayo. Kakayanin ko po dito ato. Sige, sasamahan kita bukas. Krishna, buti naman dumating ka na. Halika, pumasok ka sa loob ng kotse.
Tita, dala ko na yung mga kailangan yung documents para makagalaw kayo ng malaya. Passport, birth certificate, national IDs, all bearing your new identity. Carlota de la Rua. Okay. Okay na sa akin yung bago kong pangalan. Good job, Krishna. Thank you, Tita. Kahit kailan talaga maasahan kita. Anyway, pupunta ba ngayon si Morel sa Loving Hands Foundation? Yes, Tita. Nasabi sa akin ni Nora na gustong dumalo ni Morel sa kapilya ng foundation. Krishna, kumusta na asawa ko? Ay, na-mild stroke po siya ngayon. Kaya hirap siyang makatayo at makapagsalita. Inaalalayan siya ni Nora at nung tiyuin niya. Tita, kailan niyo ba balak magpakita kay Morel? Gusto ko sana siyang lapitan. Mayakap. Humingi ng tawad sa kanya. Pero hindi pa sa ngayon, Krishna. Darating din tayo dyan kapag natapos na natin ang ating misyon. Alam niyo, Tita, nung napabalitang namatay kayo, doon ko napatunayan kay Morel na mahal niya talaga kayo. Kahit na iniwan niyo sa kanya ang halos lahat ng kayamanan ninyo, hindi siya naging masaya. Palagi nga niya sinasabi sa akin na mas gugustuhin pa niyang mabuhay ng simple basta makasama ka lang niya. Ganun ba? Kaya, Tita, matapos lang ang mission natin kina Miranda at Ronaldo, pahalagan ninyo si Morel dahil bibihira na lang ang lalaking katulad niya. Morel, nandito na tayo sa tapat ng Loving Hands Foundation. Bumaba ng mga security natin. Tara, alalayan na kitang bumaba. Salamat po, Tito Ator. Ito, gamitin mo itong tungkod para maalalayan ka sa pagtayo habang kinukuha ko pa sa loob ang ilang gamit natin. Ayan na. Diyos ko. Nahihirapan pa rin ako sa kalagayan ko. Tulungan niyo akong gumaling. May van na puti sa hindi kalayuan. Nakabukas yung bintana. At may nakasilip na matandang babaeng nakasuot ng shades at bandana. Parang si... Hindi maaari. Oh, bakit pamangkin? May problema ba? Tito, Ador. Parang nakita ko si Victoria doon sa papaalis na puting van. Morel, baka naman namamalik mata ka lang. Hindi ako pwede magkamali. Si Victoria rin. Eh, namimiss mo lang kasi ang asawa mo. Kaya akala mo nakita mo siya doon sa kotse. Pero wala nang asawa mo. Mahigit isang taon na siyang patay. Siguro nga po. Baka namamalik mata lang ako. Oh, tara na sa loob. Magsisimula na yung misa doon sa kapilya. Emer, saan yung location? Boss, nandito na ako ngayon malapit sa tapat ng Loving Hands Foundation. Nakita kong pumasok kanina si Morel sa loob. Paglabas niya, tirahin mo na agad. Kailangan pag tumawag ka sa akin mamaya, ibabalita mo sa akin na successful mong napatay ang lalaking yun. Basta, bossing, ako na bahala. Sige na, bababa ko na ito. Nakikita ko nang lumalabas ng foundation si Morel. Huh? Kasama ni Morel si Papa. Talagang magkakampi na silang dalawa. Pwes, kahit na ama ko pa siya, hindi ko sasantuin kapag humadlang siya sa mga plano ko. So, dito na pala kayo nakatila, Tita Victoria. Yes, Krishna. Hindi man ito kasing laki na mansyon. Pero maaliwalas ang paligid. At hindi na rin ako masyadong bumili ng mga furnitures kasi mampasigip lang yun eh. Anyway, kaya kita dinala dito. Dahil sasabihin ko sa iyo yung mga natuklasang kong sikreto ni Ronaldo Solomon. Sikreto?
Ano yun, tita? Halika. Dito tayo sa aking home office. Sa loob na mahigit isang taon, muli kong pinaimbestigahan ang buhay ni Ronaldo Solomon. Ito. Ito yung mga legal documents na nakuha ko. Ang sabi dito sa birth certificate at ilang legal documents, ang buong pangalan niya is Julio Ronaldo Blanco Solomon? Mm-hmm. I thought Ronaldo Solomon lang ang pangalan niya. Yan ang pangalan ginagamit niya nung hindi pa sila kasal ni Miranda. Ito pa, nakakuha rin ako ng ilang legal documents bearing his original name. And to my surprise, yan, nakuha ko ito. Wait, marriage contract? Mm-hmm. Kasal na si Ronaldo sa ibang babae bago pa niya pakasalan si Miranda? Oh yes, Krishna. Huh? At nakalusot yan sa batas. Dahil nga nung kinasal sila ni Miranda, Ronaldo Solomon na lang ang ginagamit niyang pangalan. At hindi Julio Ronaldo Blanco Solomon. That means void ang kasal ni Ronaldo at Miranda. Kung ganun, sino kaya ang original na asawa ni Ronaldo? Basahin mo yung marriage contract. Ang sabi dito, kasal si Ronaldo sa isang babaeng nagngangalang Merceditas. And guess what? Merong anak si Ronaldo sa una niyang asawa. Ha? Sino, tita? Sino ang anak ni Ronaldo? Morel, kumusta na ang pakiramdam mo? Masama pa rin po ang pakiramdam ko. Nahihilo at nangihina pa rin po yung buong katawan ko. Hindi bali, pag-uwi natin, makakapagpahinga ka na ulit. Ano nangyari? Bumarin sa gulong na sasakyan natin. Sige, tarap lang ha, Morel. Dito ka lang. Huwag kang lalabas. Kami na ang bahala sa kaaway. Dick, napatay lahat ng security namin. Kailangan ko maipagtanggol ang sarili ko. Makuha nga itong baril ng namatay na security. Huwag mo nang tangkayin pang lumaban kung ayaw mong mawala na ako ng paggalang sa'yo. Sandali, sino ka ba? Kanino ka naglilingkod? Kina Miranda at Ronaldo pa? Hindi na yung mahalaga. Si Morel lang naman ang pakay ko. Teka, namumukhaan kita. Elmer, anak, ikaw ba yan? Oo, ako. At nasusuklam ako sa'yo ngayon. Kasi kumampi ka na sa kaaway ko. Itong nababagay sa'yo. Pasalamat ka. At yan lang ang inabot mo sa akin. Sino ka? Si Tito Ador. Anong ginawa mo sa kanya? Huwag kang mag-alala. Ligtas siya. Ilan siya ng malay. Manda ka sa akin, Morel. Hindi muna kita papatayin dahil gusto kong makita na naghihirap ka sa akin mga kamay. Anong nangyari kay mga Ador? Eto po. Umuwi mag-isa, sugatan. Ginagamot na po siya ngayon ni Doc Allen. Huh? Tumawag na rin po kami sa mga pulis para imbestigahan yung mga pananambang. Nasaan na siya? Nasa kwarto po niya, Sir Krishna. Tara, puntahan natin si mga Dor. Opo. Maraming salamat po, Doc Allen. Tara, ihatid ko na po kayo sa labas. Mga Dor, ano nangyari? Si Morel, nasaan na po siya? Pinaputukan ng sniper yung gulong ng sasakyan namin kanina. Ha? Tapos, nung lumabas kami ng mga security, isa-isa silang pinaputukan. Ako lang ang natira. Pero hindi rin ako umubrado sa lalaki dahil
mabilis na akong naunahan. Nang mawalan ako ng malay, tinangay niya si Morel na naroon sa van. Namumukhaan niyo ba kung sino yung umatake sa inyo? Kahit pa nakamask siya, namumukhaan ko pa rin ang lalaki yun na Tony Krishna. Yung anak kong si Elmer ang umatake sa amin. May palagay akong naglilingkod sa akin ng Miranda at Ronaldo. Ano? Bakit parang lantang gulay ka dyan? Lumabang ka sa akin, Morel. Sino ka ba? Pinadala ka ba ni Miranda at Ronaldo? Oo. Oh, naglilingkod ako kina Miranda de la Riva at Ronaldo Salomon. Ano bang kasalanan ko sa'yo? Bakit mo ginagawa sa akin ito? Tumingin ka sa akin. Hindi mo ba ako namumukhaan, Morel? Ha? Oh. Kuya Elber, ikaw ba yan? Oo, insan. Ako nga. Long time no see. Pasensya ka na, pero kailangan kong gawin ito eh. Malaki kasing bayad sa akin ni Ronaldo. At saka, matagal ko nang pinapangarap ito. Kuya Elmer, ang makita kang naghihirap sa mga kamay ko bago kita patayin. Handa na yung security natin at mga pulis sa gagawing pagresyo kay Morel. May GPS yung van na kinarnap niya, kaya madali natin siyang matutuntun. Pakiusap, Sir Krishna. Gawin niyo ang lahat para mailigtas si Morel. Naawa ako sa kanya. Lalo na't may sakit pa siya. Atty. Krishna, sasama ako sa inyo. Sige, mga Dor. Sumama kayo sa amin. Total, dati kayong pulis at alam niyo ang galawan ng mga kriminal tulad ng dumukot kay Morel. Sa ngayon, hintayin natin kung tatawag sa atin ng kidnapper kung meron siyang demands. Oh, ayan, may tumatawag sa telepono. Baka yung kidnapper na yun. Ako nang sasagot. Gagamitan ko ng loudspeaker para marinig ng lahat. Hello? Hello, Atty. Krishna de la Riva. Tama-tama, ikaw ang nakasagot ang tawag ko. Nasaan si Morel? Anong ginawa mo sa kanya? Huwag kang mag-alala. Nasa maayos naman ang kalagayan ni Morel sa ngayon, ha? Gusto niyo pa siyang makakita ang buhay? Okay, sige. Sundin niyo ang mga demands ko. Sige. Ano ba ang demands mo? Una, 50 million pesos kapalit ng buhay ni Morel, ha? Okay? Pangalawa, ha? Walang pulis na may involved dito. Dahil kapag nalaman kong pinapatrack nyo ko sa mga pulis, ha, bangkay na lang ang aabutan nyo. Pangato, gusto kong ang mag-aabot sa akin ang pera, si Ador Santiago. Alam na naming ikaw si Elmer, ang matagal nang nawawalang anak ni Ador. Mabuti naman kung ganon. Attorney, pwede ko bang makausap ang anak ko? Pa, kumusta na? Busog ka ba sa pera ni Morel? Anak, nakikiusap ako sa'yo. Itigil mo na ito. Pakawalan mo na si Morel. Magpinsan kayo. Magkadugo pa rin kayo. Elmer, alam kong hindi ako nagkulang sa pagpapalaki sa'yo. At kung iniisip mo na galit ako sa'yo dahil sa pagkamatay ng mama mo, nagkakamali ka. Pinapatawad na kita. Hindi ako pumatay kay mama. Si Morel, siyang pumatay kay mama. Elmer, alam ko na ang totoo. Sa loob ng maraming taon, sinisiko si Morel sa pagkamatay ni Minda. Pero hindi pala siyang tunay na may sala. Nalaman kong ikaw ang aksidenteng nakapatay sa mama mo dahil na rin sa inilabas na investigasyon ng mga pulis. Elmer, alam kong hindi mo yung sinasadya. At sinalo ko na yung kasalanan mo. Matagal akong nakulong at naghirap sa bilangguan. Anak, nagmamakaawa na ako sa'yo. Itigil mo na ito. Pakawalan mo na si Morel at magbagong buhay ka na.
Huwag kang mag-alala. Handa kitang tulungan. Hindi pa. Hindi ko pa kawalan si Morel. Buo na ang desisyon ko. Kung hindi nyo ibibigyan ang demands ko, ihanda nyo ng sarili nyong paglamayan si Morel. Elmer. Hello. Hello, anak. Elmer. Pinutol na niya ang linya, Mang Ador. Attorney, ano nang gagawin natin? Susundin natin ang mga kagustuhan niya. Grabe ka naman kumakas doon dyan. Tinatanggal na lang kita ng mga buko sa kamay. Wala pa ito sa kalingkingan ng plano kong pagpapahirap sa'yo. Pangawa mo na, Kuya Elmer. Tama na! Tama na! Nag-i-enjoy pa ako! Kuya! Kuya Elmer! Alam mo ha? Kahit na wala kang kwenta, pero ikaw pa rin ang minamahal ng mga tao. Ikaw pa lang yung binibigyan ng mabuhon ng tanhana. Pero ay mo, ang isang katulad mo naging bilyonaryo. Hindi talaga patos ang buhay. Kuya Elmer, alam mong wala akong kasalanan sa'yo. Ano pala? Ginagaw mo sa akin ang lahat. Ang pagmamahal at simpatsa ni Mama. Tapos ngayon, pati si Papa, inagaw mo pa rin sa akin. Tapos sasabihin mo sa akin, wala ka! Kuya! Bakit hindi mo itanong sa akin kung ano nangyari sa buhay ko pagkatapos kong aksidente mapatay si Mama? Walang araw at gabing hindi ako binabagabag ng konsensya ko. Halos mabaliw ako noon dahil palagi kong napapanaginipan si Mama na isinusumpa ako. Dinadala kong kasalanan yun hanggang ngayon. Tapos, para mawala ang sakit na nararamdaman ko, ha? Nagpakalulong ako sa droga. Naging pariwara. Hindi nagtagala. Nahulog ako sa kamay ng sindikato sa edad na 14. At hinasa nila akong magnakaw at pumatay ng tao. Alam mo ba, ha? Sa edad kong yun, nakapatay na ako ng maraming tao. Kuya, pakiusap, kuya. At nangyaring lahat ng yun, nang dahil sa inggit ko sa'yo. Dahil sa'yo kaya naging miserable ang buhay ko. Alam mo ba yun? Hindi ko naman gusto ang gawin sa'yo ang pagmamahal ni na Tita Min at Tito Ador. Pero nagawa mo na eh! Ha? Namatay si Mama na ikaw ang bida habang ako walang kwenta niyang anak. Kaya siguro, makakalimutan ko lang ang bigati ng aking nakahapon kung mapapatik ka. Pero liin ko, bago kita patayin, ha? Kukunin ko muna ang 50 million pesos ko. Ha? Hello? Hello, Elmer. Pa, ano na? Dala mo na ba yung pinagkasunduan natin? Nandito na ako sa lukas yung binigay mo. Dala ko na rin ang 50 million. Wala rin akong kasamang pulis. Mabuti naman kung ganun. Sige, papunta na ako dyan, pa. Pa, hanggang dyan ka na lang. Elmer, anong ginawa mo sa pinsan mo? Tito Ador, konting pahirap pa lang yung ginagawa ko sa pamangkin nyo, pa. Ano? Dala nyo ba yung pera? Eto, anak. Pero ibigay mo muna sa akin si Morel bago ito iabot sa'yo. Okay, sige. Insan, lumangad ka na. Papunta kay Papa. Ano pa hinihintay mo?
Dali! Okay, yun pa. Akin yung pera. Hindi ako lastik, ma'am, para abutin dyan yung pera. Dito ka lang, Morella. Sige, anak. Pupunta na ako dyan. Ito na yung bag na naglalaman ng pera. Akin na! Ano ba? Bitiwan niyo yung bag, ano ba? Patawarin mo ko, anak. Pero kailangan gawin ko ito! Walang iyak! Mapapatayin kita! Hindi mo ko mapapatay, Elmer! Ano ba? Huwag ka makipag-agawan sa akin ng baril! Tigilan mo na itong kabaliwan mo, anak! Sinasagad mo talagang pasensya ko eh! Kakalimutan ko ng ama kita! Kung kinakailangan putulin kong sungay mo, gagawin ko! Papatayin kita! Si Dotor! Kuya Elmer! Elmer, anak! Diyos ko! Natamaan ka ng bala sa dibdib! Elmer! Elmer, anak ko! Huwag kang mamamatay. Pag-iusap, anak, lumabang ka. Mabubuhay ka. Elmer! Anak ko! Mga Dor! Kumusta na po kayo? Si Morel! Nasa ambulansya na si Morel. Dadalhin na raw siya sa ospital. Ang anak ninyo? Atty. Krishna. Nabaril ko si Elmer. Huh? Napatay kong sarili kong anak. Mang Ador, dinaramdam ko ang nangyari. Pero huwag kayong mag-alala, Atty. Alam kong yun sigurong plano ng Diyos para matigil ng kasamaan niya. Naawa lang ako sa anak ko. Hindi ko lang akalain na hahantong kami sa ganito. Tama na po, mga Dor. Bumalik na tayo sa mansyon. Mukhang kailangan nyo na po muna magpahinga. Huts ko. Kayo na pong bahala sa anak ko. Lintik! Akala ko magtatagumpay na si Elmer. Bakit? Ano nangyari sa kanya? Napatay siya! Ha? At tulad ng dati, nakaligtas na naman si Morel. Kasi naman yung Elmer Liri! Puri yabang! Tuloy, yan lang nga pala niya. May sapusa yata ang hayop na Morel na yan. Hindi ako titigil hanggat hindi ko siya mapatay! Punong-puno na ako sa kanya! Oh! Sino yung nag-text sa'yo? Bakit bigla ka namutla? Sandali, Miranda. Oy! Ronaldo! Bumalik ka dito! Hindi mo ba sinasagot ang tanong ko? Ronaldo! Sino ito nag-text sa'kin? Bakit alam niya ang buo kong pangalan na Julio Ronaldo Blanco Solomon? Imposibleng sina Krishna at Morel ito. Imposibleng malaman nila ang totoo. Hello. Hello. Julio Ronaldo Blanco Solomon. Sino ka ba? Bakit mo alam ang buong pangalan ko? Pwede ba huwag kang gumamit ng mechanical voice filter? Marami akong alam na sekreto mo, Julio Ronaldo Blanco. Alam mo, kahit magtago ka pa sa ganyang boses, makikilala at matutuntun din kita. Ano na lang kaya ang masasabi ni Miranda? Oras sa malaman niya na niloko mo lamang siya. Hindi ka! Plano ko! Watch out, Ronaldo. Malapit na ang katapusan niyo ni Miranda. Bye. Hello! Hello! Lintik!
Kung sino ka man, humanda ka sa akin. Hindi mo gusto yung magalit si Ronaldo Solomon! Oh, ayan, anak. Naubos mo na rin itong pagkain mo. Nabusog ka pa. Opo, Nay Nora. Maraming salamat po at inalagaan niyo ako. At tinulungan niyo pa ako para makakain. Walang anuman yun, Morel. At saka, hindi ba ang English ng manugang na lalaki ay son-in-law? Eh, parang anak na rin ang turing ko sa iyo. Alam niyo po, natutuwa ako ngayon kasi magkasundong-magkasundo na tayo ngayon. Nako, eh pagpasensyahan mo na yung kabaliwan ko noon. Matagal ko nang pinagsisisihan yun. Eh, siya nga pala anak. Eh, ikaw ay magpagaling ha? Dahil paglabas mo ng ospital, may pupuntahan tayong dalawa. Talaga po? Saan tayo pupunta? Eh, basta, sikreto muna. Nora, Morel. Halika, Ador. Ay, salamat. May dala akong prutas para sa inyong dalawa. Oh, ito. Salamat po. Kumusta na po kayo, Tito? Ito, medyo nakaka-move on na ng konti ito sa nangyari sa amin ni Elmer. Nakremate niya siya kahapon. At yung mga abo niya, pinalagay ko sa loob ng puntod ni Minda. Magkasama na silang mag-ina. Nakikiramay po ako sa inyo, Tita. Morel, ako nang humihingi ng tawad sa ginawa sa iyo ni Elmer. Huwag po kayong mag-alala. Pinatawad ko na po si Kuya Elmer. Panalangin ko na lang po na sana matahimik na siya sa kabilang buhay. Salamat pamangkin. Uy, sana mahuli na sina Miranda at Ronaldo. Silang dalawa lang naman ang nagpapagulo sa mga buhay natin. Ay, Nay. Mm. Ay, Nora. Pakiabot nga po yung phone ko na nasa ibabaw ng mesa. Oo. Heto. Merong nag-send ng text sa'yo. Bakit, Morel? Anong balita? May problema ba? Tingnan nyo to. Hindi ko alam kung galing ito. Kung bagong numero eh. Well, ang sabi dito eh, babalik ako. Sino naman ang babalik? Eh, bakit hindi mo tawagan? Sige, susubukin kong tawagan. The number you have dialed is either unavailable. Hindi po siya makontak. Eh, sigurado akong pakanaya ni na Miranda at Ronaldo. Eh, kung si na Miranda at Ronaldo nga yan, eh, kailangan natin mag-ingat. Sigurado akong may gagawin na naman silang masama laban sa atin. Hintayin nilang paggaling ko. Dahil hindi ko na sila hayaan pang may gawing masama laban sa atin. Oh. Ronaldo, ano ba? Tigilan mo nga yan. Baka makasira ka pa ng ibang gamit dito. Alalahanin mo, hindi sa atin ito. Umuupa lang tayo. Ano bang problema mo? At binato mo yung bote ng beer. Hindi ko alam kung dati na ito o bago lang. Pero Miranda, meron tayong kaaway na dapat paghandaan. Sino ba yon? Si Krishna? Si Morel? Hindi sila. Kung gano'n sino? Hello? Kumusta na, Julio Ronaldo Blanco Solomon? Kung sino ka man, tanggalan mo na ako! Nagsisimula pa lang ako, pati tigilin na agad ako. Malaman-laman ko lang kung sino ka. Sinasabi ko sa'yo, papatayin kita! Natatandaan mo pa ba si Mercedita? Meron siyang anak. Oo, Julio Ronaldo Blanco. May anak kayong dalawa ng ex-wife mo. Pakiusap! Tama na! Ayoko nang marinig pa yan! Alam mo kung sino yung anak mo na yun? Sino?
Sabihin mo sa akin, sino siya? Nagkita na kayong dalawa. Actually, kilala mo siya. Ronaldo, ano ba nangyayari sa iyo? Sino yung tumuluwag? Ano ba? Sagutin mo ko! Tama na. Tana, kung sino man yun ang gugulo sa atin, huwag ka magalala. Malalaman din natin kung sino siya! Maraming salamat po sa inyong lahat. Pagpasensya niyo na ako kung ilang linggo rin akong nawala at hindi nakapasok. Nabalitaan niyo naman yung mga pinagdaanan ko. Namatayan ako ng ama at nagkasakit ng matindi. Tapos nakidnap pa ako. Pero eto ko, patuloy na lumalaban. Nagpapasalamat ako unang-una sa Diyos dahil hindi niya ako pinabayaan sa mga naging laban ko sa buhay. Pangalawa, kay Atty. Krishna de la Riva na naging OIC habang wala ako. Kay Mrs. Delfina Magsangkay, our Vice President for Marketing. Maraming salamat din for helping Atty. Krishna run the LVGC for weeks. At siyempre sa inyong lahat, maraming salamat dahil kahit wala ako, hindi nyo pinabayaan ang inyong trabaho. Ipinangangako ko sa inyo, babawi ako sa inyo. Babawi tayong lahat. It's nice to see you back, Morel. Namiss ko talaga itong kumpanya. Siguro, itong magiging diversion ko para mawala yung mga mapapait na alaala ko nitong mga nakaraang linggo. Siya nga pala, alas 3 pa lang ng hapon mamaya, mag-out na ako. Kung meron akong appointment after 3 p.m., paki-cancel muna. May pupuntahan kami ni Eleonora. So far, wala ka namang appointments after 3 p.m. eh. So, you're free to go. Morel. Oh, bakit? May itatanong lang sana kasi ako sa iyo eh. Kung sakali bang magbalik siya? Magbabalik? Sino? Ay, maalala ko nga pala. May na-receive akong text message. Ang message ay ito eh. Babalik ako. Pamilyar ba siya yung number? Morel, may pupuntahan tayo bukas. Sandali, nalilito ako, Krishna eh. Tapatin mo nga ako. Sino ba yung magbabalik? Mahirap magpaliwanag eh. Basta sumama ka na lang sa akin. At doon mo malalaman ang kasagutan. Magtiwala ka lang sa akin, Morel. Morel, kaya tayo bumili ng bulaklak at kandila kasi dadalawin natin ngayon ang puntod ni Sara. Sabi ko na nga pa, sa totoo lang, matagal ko nang gustong dalawin yan. Pasensya ka na nga pala ha kung tinago ko yun sa'yo ng matagal na panahon. Eh, eto, nandito na tayo. Sara, sa wakas na dalaw na rin kita. Alam ko isa ka sa nagdarasal sa Diyos para gabayan ako at tulungang lumaban sa buhay. Grabe. Maraming pagsubok ang nagdaan sa buhay ko simula nung iwan mo ako. Pero nakaya kong lampasan yun dahil sa awa ng Diyos at sa pagmamahal mo sa akin hanggang sa kabilang buhay. Ngayong alam ko na kung saan ka nakahimlay. Asahan mo na palagi kitang dadalawin.
Tandaan mo, Sarah, mahal na mahal pa rin kita. Mananatili ka sa puso at isipan ko habang buhay. Boss, may package po para sa inyo. Kanino galing? Hindi ko alam, boss eh. Binigay lang sa akin ng delivery service. Delivery service? Oo. Sino naman kaya nagpadala niyan? Bakit alam nang nagpadala yung address natin? Akin na nga! Ito, boss, oh. Sige po, alis na ako. Kanino naman kaya galing tong padala na to? Mabuksan nga itong plastic pots na ito. Oh. Bah, may tumatawag. Ibang numero nakarehistro. Sino naman kaya ito? Hello? Natanggap mo na ba yung package na pinadala ko? Ikaw na naman! Ano ba talaga ang kailangan mo sa akin? Ewan ko kung tamang history ko. Pero pinakasalan mo sa Barcelona. Dahil lamang sa pinigutan niya. At para panagutin niya siya pinagubuntis niya. Bakit? Bakit mo alam yun? Nang kasala kayo, nakilala mo si Miranda de la Riva. At dahil sa anak ito ng bilyonaryan si Victoria de la Riva, nasilaw ka sa kanyang pera. At nagsisisi kang pinakasalan sa Mercedita. Kaya ang ginawa mo, nagpasya kang iwalayan si Mercedita na noong ay buntis na. Para mapakasalan si Miranda, iniba mo ang iyong pagkakakilanlan. Pinaitin mo lahat ng yung legal documents para mapakasalan ang nag-iisang tinagpera ni Madam Victoria. Tama na! Tama na! Manahimik ka na! Iniiwan mo si Marcivita at hinayaan madepress sa loob ng maraming taon. Pinalimutan mo at pinakasan mo yung responsibilidad sa iyong anak. Si Marcivita na siya legal mong asawa ay nabuhay na masalimuot hanggang sa sumuko na siya at naisipong magpakamatay. Ang anak mo'y naiwan sa puder ng kanyang piyuhin, pero hindi nagtagal, ay napunta sa bahay ampunan. Hindi ka ba talaga titigil? Ayaw mo bang malaman kung sinong anak mo? Ang kasagutan ay nasa loob ng brown envelope na ipinadala ko sa iyo. Buksan mo! At nakikita mo ang kasalukuyang litrato na yung anak ni Marcelita. Sandali! Bubuksan ko na itong brown envelope. No! 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 Hindi pwede ito! Hindi pwede maging anak ko ang tao ito! No! 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 And here we are. Sino nakatira sa apartment na ito, Krishna? Saka, bakit may mga armadong lalaking nakabantay sa labas? Tapatin mo nga ako. Sino ba talaga ang dadalawin natin? Ayan. Naririnig kong pababa na siya. Morel, panahon na para malaman mo ang totoo. Morel... Diyos ko. Victoria, buhay ka. Nananaginip pa ako. Buhay ka, Victoria. Oo. Oo, Morel. Sana makuha mo kung patawarin kung matagal na panahon kung inilihim sa iyo na nabuhay ako sa pagsabog ng yate na yon. Hindi ko intensyon magtago. Pero kinailangan dahil gusto kong paghandaan ang paghihiganti ko kina Miranda at Ronaldo. Pero hindi ko na isaalang-alang yung damdamin mo. E patawarin mo sana ako, Morel. Ano man ang naging dahilan ng pagtatago mo ng mahabang panahon?
Wala na sa akin yun. Pinatawad na kita, Ton. Ang importante lang naman sa akin ngayon, buhay ka. Pare, pwede ba kitang mayaka? Oo, mahal ko. Oo. Nabalitaan ko yung mga hirap na pinagdaanan mo habang wala ako. Pinagsisisihan ko yun. Kasi hindi kita nasamahan sa mga oras na kailangan mo ng karamay. Pinapangako ko sa'yo, mabawi ako. Hindi na kita iiwan. Victoria! Nasabi sa akin ni Krishna na nung napabalita na matay ako, sobra ka nagdalamhati. Doon ko napatunayan. Mahal mo talaga ako. Kahit hindi mo na ako supukan, talagang mahal na mahal kita. At handa kong ibigay ang buhay ko sa'yo. Oh, Victoria, Victoria, nagpapasalamat ako sa Diyos kasi ibinalik ka na niya sa akin. Morel, alam ko na sa gitna ka ng laban ngayon. Huwag ka mag-alala. Kasama mo ko. Sabay nating haharapin ang mga pagsubok na iyan sa ating buhay. Ronaldo! Ano ka ba lumabas ka dyan? Nandito na yung pagkain in order ko para sa atin. Buksan mo na itong pinto, ano ba? Mag-usap tayong dalawa. My God! Pinahihirapan mo ba talaga ako? Ha? Kung ayaw mo kumain, bahala ka! Kailangan malaman ko ang totoo. Kailangan kong makumpirma kung siya ba talaga ang anak ko kay Merceditas. Alam ko na. Hello, boss. Dapat habag yan. Kailangan ko ang tulong mo. Handa akong magbayad kahit magkano. May ipagkagawa ako sa'yo. Matatapos na ba kayo dyan, Inday, Bebs? Opo, Aling Nora. Matatapos na po kami dito. O, ikaw naman, Cora. Pagkatapos mo itapon yung basura, linisin nyo naman ni Millet yung kwarto ni Sir Morel, ha? Sige po, sige po, Aling Nora. Okay, babalikan ko na lamang kayo mamaya. Kaya maglalaba pa ako ng mga damit. Hello po! Cora, ako ulit si Banjo. Gusto mong kumita ng malaki? Uy, umu naman, Boss Banjo. May pagkagawa po ba kayo? Utos ni Boss Ronaldo. Handa siya magbayad ng malaki sa'yo. Basta sundin mo lang yung pag-uutos niya. Ay, sige po. Ano bang gagawin ko? Makakaya mo bang kumuha ng hibla ng buhok ng amo mo? Hibla ng buhok? Ni Sir Morel? Oo. Ano? Makakaya mo ba? Susubukan ko, Boss Banjo. Total eh. Ako naman yung isa sa pinagkakatiwalaan na maglinis ng kanyang kwarto. Para hindi ka mahirapan sa pagkuha ng hair sample ng amo mo, kunin mo yung suklay na ginagamit niya. Siguruhin mo lang na suklay talaga niya yun. Sigurado kung merong may iwan na hibla ng buhok, mas maganda kung marami kang makukuhang hibla. Tapos, ilagay mo sa malinis na papel o ziplock na plastic. Kapag nagawa mo yan, i-text mo ko para sabihin ko sa'yo kung saan tayo magkikita. Ah, okay po, Boss Banjo. Gagawin ko lang po yung pinag-uutos niyo. Tuloy. Morel, nakahanda na yung van na sasakyan mo papuntang opisina. Si Emo ang magmamaneho muna sa'yo, ha? Kasi nag-emergency day of sale ito. Sige po, Inay Nora. Nagsusuklay lang po ako ng buhok. Aling
Nora. Maglilinis na po kami ng kwarto. Sige. Pagkaalis na ni Sir Morel. Tapos na po ako, Inay. Mauna na ako. Sige na. Kaibang ko na kayo. Sige po, Aling Nora. Tamang-tama. Naiwan ni Sir Morel yung suklay niya. At may naiwan pang mga hibla ng buhok. Talaga naman, no, kapag sinaswerte ka, kunin ko na itong buong suklay at mailagay dito sa seplak. Uy, bakit mo kinukuha yung suklay ni Sir Morel? Utos kasi sa akin ni Atty. Krishna. Ay, iwan ko ba, Sir Morel? Ah, ganun ba? Tara na! Maglinis na tayo! Marami pa tayong gagawin! Boss Manjo, ito na, oh. Ito na yung pinagagawa niyo sa akin. Oh, isang buong suklay na may mahigit anim na hibla ng buhok. Tamang-tama ito sa isa sa gawang paternity DNA test. Sigurado ko talagang galing ito kay Morel. Ay, oo! Siguradong-sigurado ako. Buti kung gano'n. Tanong ko lang. Ano bang gagawin dyan ni Sir Ronaldo? Ewan ko. Basta huwag mo sasabihin ito sa mga kasamaan mo sa mansyon. Sikreto lang natin ito, ha? Okay, sige. Oh, ito ang bayad sa'yo ni Boss Ronaldo. Ay, 10,000. Uy, naku! Tamang-tama. Malaking bagay ito sa pamilya ko. Pakisabi kay Boss Ronaldo, ha? Salamat. O sige, mauna na ako. Baka hinahanap na ako ni Aling Nora. Hello? Boss? Hello. Ano balita? Nagawa mo na ba yung pinagagawa ko sa'yo? Oo, boss. May hawak na akong hair sample ni Morel Santiago. Tapos na akong makunan ng DNA sample. Ano kaya magiging resulta? Totoo kaya yung sinasabi ng Mr. Josong Kohler? O gusto lang yung mabaliw ako sa kaisip? Hindi pwede. Naniniwala akong negative ang magiging resulta. Ronaldo, pwede ba tayo mag-usap? Ano bang problema mo? Parang balisa at kakaiba yung mga kilos mo. Katulad ngayon. Kanina pa kita napapansin pa ikot-ikot dyan. Ay, for the last time, Ronaldo! Kausapin mo naman ako! Nag-iisip lang ako ng paraan kung paano natin mapababagsak ang mga kaaway. Lalo na itong misteryosong caller na tumatawag sa akin. Akin na, bigay mo sa akin yung cellphone number niyan. Papatrace ko. Huwag na. Ako na ang bahala. May tinatago ka ba sa akin? Wala. Ba't mo naman naisip yan? Kakaiba kasi yung mga kinikilos mo. Sa totoo lang, nakaka-intriga, ha? Anyway, nakita ko doon sa desk mo. Bakit may retrato ka ni Morel? Ha? Ibibigay ko yun sa bagong recruit ko na gunman. Kailan mo babalak tapusin ang misyon natin? Ang tagal na ako naghihintay dyan sa mga sinasabi mong ikaw nang bahalang magpapatay kay Morel. Oh. Pero ayan, oh, hanggang ngayon, buhay na buhay pa rin ang hayop na yon. Kung pagod ka na kumilos, ako nang gagawa. Huwag mong patayin si Morel. At bakit huwag? Di ba sabi ko sa'yo, ako na ang bahala? Ronaldo, naiinip na ako. Nagsasawa na ako sa pagiging incompetent mo. Kaya ako nang gagawa para matapos na yung problema natin. Huwag mo kong pangunahan! Sandali, Ronaldo. Bakit ba bigla na lang nawala ang eagerness mo na mapatay si Morel? Ha? Ano yan? Sudden change of heart? Ay, tigilan mo ko. Sa ayaw mo at sa gusto, ako nang tatapos sa problema natin! Alam mo, nami-miss ko na ang mansyon.
Pero ang hirap, hindi ako pwedeng umuwi. Dahil baka pagkamalan akong multo ng mga helpers natin. Hindi na muna ako uwi ng mansion. Gusto kitang makasama, Victoria. Baka magtaka yung mga helpers pag di ka umuwi. Lalo na si Nora. Alam mo naman yung biyanan mo. O si Sarah. Marami naman akong pwedeng idahilan sa kanila. Hayaan mo nang makasama ako ngayong gabi. Alam mo namang mahigit isang taon akong nangulila sa'yo. Ako rin naman, Morel. Sa totoo lang, nanghihinayang ako sa mga nawalang araw natin. Huwag ka magalala. Simula sa gabing ito, mapupuno ulit tayo ng good memories. Morel. Pasensya ka na sana, ha? Kung nadamay ka pa sa magulo kong buhay. Ang mahalaga lang naman sa akin, Victoria, ay makasama ka. Ano man ang pagsubok na dumating sa buhay natin, nakahanda akong harapin yan. Basta kasama ko lang ang babaeng pinakamamahal ko. At ikaw yun. Bakit parang naging malungkot ka? May problema pa, mahal ko? Wala, mahal. Tayo na. Matulog na tayo. Malalim na ang gabi eh. May pasok ka pa sa opsina. Sige, matulog na tayo. Pero dito ka lang sa tabi ko. Good night, mahal. Good night. Hello, Ma'am Miranda. Napatawag kayo. Ga-alas po lang ng umaga. Hindi na kasi ako mapakali kung hihintayin ko pang pagsikat ng araw. May pagagawa ako sa'yo. Pero huwag mong sasabihin kay Ronaldo. Baka mag-away lang kami. There you go, Mom. Tungkol sa ano ba'y pagagawa niya? Mamayang umaga, tipunin mo lahat ng magagaling nating mga tauhan. Palagi kasing palpak sa desisyon ng asawa ko. Ako na lang ang mangangasiwa sa inyo. Ang misyon ninyo, hulihin at patayin si Morel. Ngayon, kung mailap at nahihirapan kayong patayin si Morel dahil sa higpit ng kanyang security, ang dakpin nyo yung mga mahalagang tao sa buhay niya. Tapos, ipagpapalit natin ang ulo ni Morel sa buhay nila. Magandang ideya, ma'am. Eh, sino naman po yung mga mahalagang tao sa buhay ni Morel na pwede naming takpin? Si Nora. Alas tres na pala na madaling araw. Di pa rin ako makakatulog. Buti pa tong asawa ko. Himbing na himbing sa pagtulog. Matulog ka lang, mahal. Alam mo, mahal. Hindi ko alam kung paano ko ito sasabihin sa'yo. Tungkol sa nadiskubri ko sa tunay mong pagkatao. Morel, matatanggap mo kaya kung maalaman mong si Ronaldo Solomon ang tunay mong ama?